break time muna tayo mga sir sa bike parts. Meron na akong gusto kong pakita sa inyo. Ano ba to? Bushnell. Ano to? The Scopes Airsoft. So, na naginip lang ako last time din. Pagising ko, meron na pala akong ganito. Ito muna papakita ko. Next time na yung sniper rifle. Bumili ako ng VSR-10 na double bell. So na naman. Ito muna ang scope ang gusto kong i-share or pakita. Kailan ko ba ito binili? Kahapon lang, ng hapon. So, nagising ako ng 4 ng hapon. 4 ng hapon ako nagising. Galing, no? Dami kong ma-accomplish din sa buhay. Then, ligo lang, toothbrush, takbo na sa G-Project. Sa G-Project ko pala nabili ito. Dalawang kanto lang layo. Pwedeng lakarin sa amin. Matagal na yung shop na yun, parang 15 years or 14 years. Kit ko naman naisipan bumili ng airsoft. Wala kasi magawa sa loob ng bakod, sa loob ng bahay. Ayoko pa kasi lumabas para magbike. Ito, gagamitin ko lang sa backyard. Backyard? Para may backyard kami. Pakita natin kung nilaman. Ano ito? Fabric cloth. Siguro panlinis ng lens, silica gel. Manual niya. Hindi ko na alam kung anong model to, no? Pero ito na yung tinanong ko pinakamura na scope para sa VSR-10. And ito daw yung gamit din doon talaga. Wala dito yung rifle sa baba. Masyado kasing mahaba. So, hindi siya pwedeng shoot dito sa loob ng kwarto. Kailangan ko sa labas. Ang laki niya. As in kasi, yung kung ano yung itsura ng sniper rifle sa totoong buhay, parang ganun din siya. Pinattern ata yun sa Remington 700P kung hindi ako nakakamali. Hanapin ko siya next time. Ito, ang tawag dito, clamps. Oh, may kasama na rin siyang Allen wrench. Nasa 1.5 ata, 1.7 kung hindi ako nakakamali. Brand new, kung nabili kay G Project. Kay Boss EG. Try ko ilagay yung link, no? Sa baba kung need nyo mag-order sa akin. Nag-ship naman siya. Yan. Ito na si Bushnell. Mamodel nito. Guys, newbie talaga ako dito sa airsoft. Although, 1990s pa ako naglalaro nito. TM yung gamit namin. Tokyo Marui, Well, tsaka may Saima na ba nun? Hindi ko matandaan. Pero for sure, naka Tokyo Marui kami dati. Japan yun. Ngayon, China na eh. Hindi ko din sure kung made in China itong Bushnell na ito. Walang nakalagay. Hindi ko makita eh. Pero sa quality niya, mukhang okay siya. At ang bigat. So, pakita ko rin sa inyo kung gaano kabigat ito. Battery operated nga pala ito. Teka, paano ba ito? Ang ganyan natin yung takip. May takip siya eh. Yun. Protection. Pero hindi ko naman ito gagamitin sa field. Di naman ako maglalaro ngayon eh. Charot. Pero dati naglalaro ako. Baptismal ko sa sitting ducks. May libis din. Napunta kami sa Baghdad. Naalala ko kalaro namin nun. Sila Jay Manalo, Ay de las Alas. Madami iba pang sino-sino nakikita namin celebrity. Naka-feeling celebrity. No? May maraming ganda ng airsoft community dati. Yeah. Ano dito yung harap o likod? Ito ata yung model. Kaya layo ko lang to para makita nyo yung model. Kung type nyong bilhin yung gantong klase. Battery operated pala to. Bushnell 3-9X40EG. Di ko din sure kung okay na yung zoom nito. Pero inanap ko lang kasi yung basic. Yung pinaka affordable. Makita nyo ba? Saan ba kasi yung camera ko? May ilaw to eh. Tingnan natin. Yun o. Pwede siyang green. Oh, parang night vision, di ba? Pwede siyang red. Saan yung red? Hindi pala yun. Saan yung red? Mga kamote. Nagiging red yun. Ito walang kulay. Saan yung red? Yun! Tindi, no? Parang predator. Oh. Wala kasi ako nung camera. Hindi ko alam special camera yun. Parang sa ibang airsoft vlogs na
na ginagawa nila. Parang naka-inline dito. So, kung ano yung titingnan ng mata mo dito, ganun din yung sa camera. Hindi ko alam paano gawin yung mga sirs. So, kung may idea kayo, sabihin nyo naman, sikreto nyo. And looks niya. So, next time, pag-aralan ko to, try ko kung paano gamitin to. Hindi alam kung magagamit ko to eh. Hindi pa to calibrated, hindi pa siya zero. Ito yung adjustment niya. Ang tanggalin to. Yun. Kala mo dyan na flathead. Siyempre, dalawa to. Meron pa dito. Aluminum, oh. Kala ko plastic, oh. Tingnan natin. Oh, aluminum to, mga sirs. Ang ganda ng quality to. Tinanong ko rin dun sa G Project kung pwede to gamitin sa airgun. Iba daw kasi yung railing, pero kung magagawa nyo ng paraan, tingin ko pwede to. Meron din siya adjustment dito. Sa zoom ata naman to. So, very limited lang ako sa mapapakita ko sa inyong features niya kasi newbie lang talaga ako rito. Wala, as in, hindi ko na inabutan to dati. Hindi naman ako gumagamit ng sniper rifle dati. Ang gamit ko lang dati, JG na M4S system na modified ni TNS, Team Navy SEAL. Tapos yung G36 kay Nightcrawler ata. Mga gunsmith ko dati. JG din na Krenkov meron. Think, pakita ko na muna sa inyo yung weight, no? Ano ba weight nito? Gano'ng kabigat? 300, kita nyo ba? 394 grams, walang railing. So, sama natin si railing. Railing ba? Clamp? Hindi pala railing, clamp. Bayang tamo, obvious naman, di ba, newbie? Hindi ko din alam. So, 460. So, yan, kung trip nyo lang na bumili ng ganito, marami naman dyan, si G Project lang kasi talaga pinakamalapit sa akin. Ayoko na kasi lumayo. Pero dati, kumuha ako kay Tux sa Makati, sa Bautista Street. Tama ba yun? O, pakita ko na rin yung ano. Gano'n siya kaba. Ba? Kasi ibang airsofters yan. Kailangan nila yung specs. Gano'n kaba. So, yan. 12, almost 12 inches. O. O, 12 point something. So, ano pa need yung mga info ka-airsoft. Ka-airsoft. Hindi naman ako nag-airsoft. Kilala ko na lang nag-airsoft ngayon si Nelbert, dati yung office mate. Sa Cavite naman sila. Diameter, kaya kung need nyo rin, yung inner na lang. Inner naman importante. 33.6.5. Dito naman sa kabila. 42.2. Kita ba? Kita naman, no? 32.2. Yan, si Bushnell. Sniper scope. Basic lang ata ito. Kasi alam ko may mas matitindi pa ibang sniper scope. May mas mura pa dito. Pero ito talaga yung pinakamura na nakita ko dun. Battery operated pala ito, mga kabro. Kabro? Paano ba tanggalin yun? Mo, sabi sa'yo, hindi ko rin alam paano tanggalin eh. Ah, hindi. Dito pala sa taas. Patayin muna natin. Maubos yung battery. Dito, kailangan natin ng flathead or barya. Dito yung battery niya. Ayan. 2032 yung battery. Yun o. Tama ba ako? O, tama. 2032. Kita nyo ba? 2032. Dito yung battery. Parang gusto ko rin palitan ito ng energizer. Kasi usually, mabilis malobot yung mga stock battery, di ba? Next time ko na napalitan. So, pag-aralan ko pa to kung paano i-calibrate. Pero working scope niya, nasilip ko to. Ang ganda ng ano niya, vision. Hindi ko lang mapakita sa inyo na maayos. Kasi, no idea ko paano sa special camera nito. So, again, kung may idea kayo paano yun, sabihin nyo na sa akin. So, next time, field test eh, no? Backyard test. And try ko i-zero siya. Also, next time, i-upload ko si VSR10 double bell. Medyo matigas pa yung pulley bolt. Pulley bolt ba yun? Lever. Bago kasi yun. 561 FPS. So, try ko rin mag-chrono. Yan muna.
Ayun.